Nasulit ang Eid al-Adha holidays para sa mga Pinoy sa Kuwait ngayong taon. Nakisaya pa ang bandang Aegis sa selebrasyon. Mula po Kuwait, yan ang balitang global ni Katrina Perea. Humigit kumulang isang linggong pahinga ang naibigay sa mga manggagawa sa Kuwait sa selebrasyon ng Eid al-Adha. Di ito pinalampas ng mga Pinoy sa Kuwait na gumawa ng sari-saring gimmick. Sinimula ng libo-libong Pinoy ang kanilang bakasyon sa pakikijamming sa bandang Aegis. Dumagsa ang taong nakisaya sa concert at sa sobrang saya, may nawalan pa ng malay. Gayunpaman, bakas sa mga nanood ang tuwa na makita at makasabayan ng isa sa mga sikat na bandang Pinoy. Kahit nagbayad kami ng 7K, di sulit talaga. Napakagaling. One-day league naman ang inorganisa ng Kuwait Triskelion Alumni Organization kasabay ng kanilang third anniversary. Team namin is to just to have a fraternal bonding at the same time to involve our fraternity and sorority po sa public. So we invited different teams from different organizations and different companies to be part of this event. Nangako naman ng bagong officers ng Triskelion International State of Kuwait Council na magbibigay sila ng mga training sa mga kababayan para madagdagan ang kasanayan at kaalaman sa maraming bagay. Ang first plan namin, mai-open uli namin yung dati namin ginagawa para sa mga kababayan nating Pilipino, yung tulad ng libre aral, yung mga ginagawa namin sa OWA, community service na talaga kami. Ginawa ang eleksyon sa pagdiriwang ng Tao Gamma Phi Kuwait Chapter ng kanilang 46th anniversary. Isa ang Eid holiday sa mga inaabangang okasyon ng mga Pinoy sa Middle East para sila makapag-relax at makasama ang mga kaibigan at pamilya. Katrina Perea, ABS-CBN News, Kuwait.